Yun, panibagong araw naman tayo dito sa aming farm. Bale, ipinapatok ako na nga pala yung aming manok. Sobrang lakas pa rin pala na ulan dito sa amin at hindi pa rin talaga tumitila yung ulan. Kaya kailangan na naman natin magtrabaho at maghanap na makakain ng ating mga alagang kambing. Salamat nga po pala sa mga nagko-comment at nakaka-appreciate the way na mag-alaga tayo ng mga kambing. Ayun nga, bale, kinuha na ko pala ng cover crop itong ating mga alagang kambing para ipakain sa kanila. Marami-rami din kasi ito sa amin, kaya ito muna yung ating papakain sa kanila. Nasasaid na rin kasi yung ating mga madridikakaw eh. Kahit na ito lang ibigay natin sa kanila ay nasarapan din naman sila. Tsaka paborito rin ng aking kambing kain itong halaman na ito. Konting tiis lang naman dahil kapag umuulan lang naman tayo nagkukumpay. Ayan nga, dahil nagkulang tayo sa budget ngayon ay pagbebenta natin tong isang alaga natin. Ibebenta natin si Tisoy, yung isa kong alagang kambing na lalaki. At ayan na nga, kikiluhin na namin ngayon ng aking pinsan. 220 nga pala ang kilo dito sa amin. Comment down below nga sa inyo kung magkano yung kilo ng kambing. Ayan nga, nakakalungkot din pala kapag mawalan ka ng iyong alaga. Tagal mo din kasi siyang iningatan tsaka inalagaan, pero ganun talaga. Kaya ayan, paalam Tisoy. At yun nga, tinalian na ng aking papa kasi ihatid na namin ngayong gabi. Nadubla tuloy yung lungkot ko kasi ako pa yung maghahatid sa kanya. At kinabukasan nga, bumalik na tayo dito sa ating farm. Naihatid na rin pala natin yung ating binentang kambing. At yan, sinalubong naman tayo ng ating mga alagang aso dito. Ito nga pala yung bantay dito sa aming bahay kubo sa ating mga alagang kambing. At ito naman yung ating mga alagang manok. Aba, lumalaki na rin sila. Aba, parang gustong kainin ng ating alagang aso ay inamoy-amoy pa niya. Ganun lang talaga, best friend po sila. At yun, pumunta na nga ako sa bahay ng aming kambing para linisin yung mga pinakain natin kahapon. At dahil mahinit ang panahon ngayon at ang hali na din, ay papalabisin na natin sila isa-isa. So basically, may kanya-kanya pala silang mga divider. Kasi minsan nag-aaway-away yung ating mga alagang kambing. Magkakabukod yung mga nag-aaway-away at magkakasama naman yung magkakabati. Diba? Parang tao lang din. At kapag bumalik sila ay kung sana silang pumapasok dun sa kanilang kulungan. At alam na rin naman nila kung sino yung kanilang kasama. At habang kumakain yung ating mga alagang kambing sa labas, ay sinamantala ko na rin yung pagkakataon para linisin yung kanilang bahay. Hindi pa pala nalabas yung ating mga alagang tupa kaya hinanap ko sila at ito, andito pala sila sa dulo. Kaya pinalabas ko na rin sila para makakain sila dito sa mas maraming damo. At ayun na nga, magkakasama na yung ating mga alagang tupa at saka mga alagang kambing. Ang sarap din kasi nila makita na magkakasama sila at hindi naghihiwalay. Sa mga nagko-comment po dyan na mapaminsala daw po ang mga kambing, ito po ang ginagawa ko. Binabantayan ko po sila isa-isa para hindi po sila makasira ng mga tanim. Kaya wag po nating ituring ng mga peste ang kambing, bagkos ito po ay kailangan nating alagaan at saka bantayan. Ang mga kambing nga po pala ay tinaguri ang 4 months cow. Hindi man tayo magkaroon talaga ng baka, pero yung binibigay ng baka ay magkakaroon tayo sa pamagitan ng ating mga alagang kambing. At ito naman yung alaga ng ating tiyahin, si Nona. Dahil pinanganak siya nung bagyong Nona. At balang araw talaga, pinaplano ko rin na makapag-alaga tayo ng mga baka. At dahil wala pa tayong budget, pagtsatsagaan muna nga natin itong ating mga kambing at mga tupa. So ayan, pumapatak na nga pala yung ulan, kaya pinapasok ko na yung ating mga alagang kambing para hindi rin sila mabasa. Kaya ayan, linya-linya na sila papasok dun sa kanilang bahay. Halos 2 oras ko rin naman silang pinastol, kaya for sure na busig din tong mga to. Kaya hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, paalam!